nawi-weirdohan ako noong time na yon. Kasi nga, hindi pa ako charismatic eh. Mm-mm. At gabi-gabi, linalagyan ako ng Bible sa aking higaan. So yun, hope. Yung pangalawa, I think bukas, dapat nga, magsisimba ako ngayon for anticipated mass eh. Usually kasi sa Saturday ako nagsisimba eh, back to Saturday. Kasi nga preparation, just in case Sunday may biglang tawag sa akin on call na invitation dito, invitation doon, at least nakapagsimba na ako. Mm-hmm. Kaya bukas is the candle of peace. Kaya siguro maganda magpagnilayan natin for the next week eh. Ang puso ko ba ay mapayapa? Am I at peace right now? Not only with God, but also with one another, with others, especially the members of the family. Kuminsan kasi, Christmas tayo ng Christmas. Bati tayo ng bati ng Merry Christmas, pero yung mismo mga miyembro ng pamilya, kaaway natin. May mga ganyan, naglilingkod pa sa simbahan kuminsan. Nagsusumbong pa nga sa akin, sa isip-isip ko, bakit ka nagsusumbong sa akin? You know what to do? Naglilingkod ka sa simbahan? Usin mo yan. Take the initiative to fix that within your own family. So, yun ang magandang pagnilayan eh. Mapayapa ba ang ginagawa natin sa buhay natin? Ang binubunga ba sa buhay natin is peace? And then... Parang dun sa ano, Bro Kicks, maano lang kita. Dun sa struggle mo nga ng dalawang taon, no? Parang peace was challenged there, no? Parang yung kapayapaan ng puso mo ay natcha-challenge siya. Yung, there is this temptation na lagi kang binabalikan, lagi kang hinahabol na, uy, balik ka na dito, di ba? Dito ka dati masaya. Uy, balik ka na dito. Dito ka dati, parang nararamdaman mo dito yung parang you are in control kasi nagagawa mo lahat ng gusto mo. Parang yun yung challenge during that struggle nung 2.5 years na may challenge sa peace talaga, no, Bro Kicks? Yes, masaya nga, but it's only at the spur of the moment. Yes, eh. Yes, yes. No, pag bangag ka, pag nakainom ka, dun lang eh. Then after that, you're so empty. Naku po, talagang manganga pa ka sa buhay, hindi mo malamang po anong gagawin mo. And that's why, ang nangyayari is, next time na gagamit ka uli, gusto mo stronger dose, mas marami ka pang iinumin, para matabunan yung nakaraan. And nawawala talaga yung tunay na peace. Because peace is... it's not the absence of trials in life. Trials will always be there. But peace is having the presence of God in us, even in the midst of terrible trials and persecutions and problems in life. Yung tipong kahit may problema ka, pero nandiyan ang Diyos sa buhay mo, mapayapa pa rin ang itsura natin, mapayapa pa rin tayo pag natutulog tayo sa gabi. Hindi ito kayang bigyan ng mundo. Sabi nila, pag may problema ka, uminom ka. Ginawa ko yon. Ano nangyari? Kinabukasan, mas malaki problema ko eh. Ano nangyayari? Bakit? Sakit ng ulo, sakit ng katawan, ubus pera mo. Tapos, hindi ka makaisip ng diretsyo. Wala dun eh. So, yung peace. No? Tapos, next Sunday, I think we will be lighting the candle of joy, kung di ako nagkakamali. Yes, 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 joy. Joy na yata, di ba? Kaya dapat masaya din tayo bilang mga Kristiyano. Naka-pink na yung mga simbahan. Yung pink yung suit, di ba? Oo. Tapos yung we sing the glory during that Sunday. Yung Gloria sa Misa, nandoon yun. The past few Sundays pala, wala ano. Kung naglilingkod talaga tayo sa Diyos, dapat meron din tayong kasiyahan or kagalakan sa puso. Yes. It's not the joy that the world gives, ha? Pero yun talagang kaya mong ngumiti kahit mabigat ang problema. Actually, kung hindi niyo po inatatanong, heart attack survivor po ako, February 14, inoperahan ako sa puso. Pwede ba ipakita yun on the air? Huwag na, no? Malaki yung biyak ko dito. February 14 this year. Ang ganda, no? Araw ng mga puso. Inoperahan ako sa puso. Quadruple heart bypass. Pero alam nyo, before I had that operation, may kabigan akong pare, tinawag namin. He gave me 3 sacraments. Confession, anointing of the sick, and Holy Communion. Alam nyo po, yun peace, yung kapayapaan, at yung joy na naramdaman ko after those 3 sacraments, ang hirap i-explain, ang ganda, ang sarap ng pakiramdam na kung saan nung wini-wheel na ako, wheelchair, wheelbed ba tawag doon, pinapasok na ako sa operating room. Sabi ko kay Lord, Lord, kung oras ko na, dahil baka mamaya, di ba, something might happen at hindi ako makalabas ang buhay. Yes. Lord, kung oras ko na, I'm ready to go.
Nung senior ko yan one time sa isang community, ang daming kinilabutan sa akin. Nasabi ko raw, nasabi mo yun? You are ready to go? Sabi ko, yes. Bakit? Ang gulo ng buhay dito sa mundo eh. The three sacraments, sabi ko, kompleto niya. Kung mamamatay ako, diretso ako sa langit niyan. Three sacraments po yan. Kaya maganda yung sacraments in preparation for Christmas eh. Hope, peace, joy, tapos yung love, yung pang-apat na candle. At maganda po sa apat na Sundays na ito, mga parokya natin, meron yung mga kumpisalan bayan, a veil of the sacrament of confession. Mm-mm. Yun ang tamang paghahanda sa pagdating ni Kristo sa buhay natin. Mm-mm. Not only Christmas, but of course, yung turo din ng simbahan is the second coming of Christ. Mm-hmm. Hindi natin alam kung kailan yun. Nabanggit o baka mo, tayo ang haharap kay Lord. Nabanggit mo, Bro Kicks, yung joy dun sa... Magbabalik pa rin po ang programang Nakikinig at Nagpaparamdam. Like ko, love ka.